What's up, mermaids? Welcome back to our channel. And for today's video, it's going to be, sabi ko nga sa title, it's the harshest comment that I've ever gotten in my YouTube career for 4 years being present in the social media. So I just got this message last night and I want to film this right away para fresh pa siya and yung mga thoughts ko, you know, it's just gonna be flowing and my insight. So if you want to know more about this, please keep on watching. Thank you so much, my mermaids, for staying with me. So, as you can see, nakaupo lang ako sa floor ng aking kwarto and wala ring lighting. So, it's just gonna be a very chill video. So, I just want to talk to you heart to heart about this topic. So, I'll try my best not to make this so long. So, ayun nga, last night, I got this random message from someone na maybe I do know or maybe a random person. So, medyo harsh yung mga words na ginamit niya. So, I'll just flash it on the screen, what she said. So, it all boils down to personal low-blow attacks. Like, malaki ilong ko, wala akong puwet, I look like I have bad breath, and, you know, mabaho daw yung genital area. And I don't know how people say that. Like, how can you say that? Like, you don't smell the person on screen. But anyway, so yun nga. Tapos, mayroon pa siya sinabi na mukha raw akong feeling maganda, ganon. Tapos, feeling bata, ganon. So, when I read it, nung una kong reaction, honestly, is, syempre, parang nag-init yung katawan ko. Kasi parang, syempre, tao lang ako eh. So, magagalit ka talaga. I felt anger. So, ang difference siguro nung Martha noon, sa Martha ngayon is, kung before siguro, nangyari yon na nabasa ko na ganun, baka inaway ko na siya. As in, like, right there and then, with my all of my emotions, nagalit, baka pinatulan ko. So, ginawa ko, pinatong ko muna yung phone ko sa kama, tapos, pinalipas ko siguro mga 10 minutes before ako nag-decide na, parang, it's just, you know, just to let it go. Sabi nga nila, di ba, wag mong susuklian ng mali ang isa pang mali or else hindi siya mare-resolve. So, I just chose to show this person kindness. So, minessage ko siya, sabi ko, I will give her a chance to apologize. And, you know, kasi talagang ipapatrack ko talaga yung URL ID niya. Because it's not a good thing. Actually, I hate bullies, guys. I don't like people who talk shit about people behind their back. I mean, at one point, of course, naging ganun din ako, guys. Tao lang ako. Pero yun nga, parang it's my pet peeve. Like, I don't like bullies. So, I want them to have a taste of their own medicine. So, gusto ko talaga siya ipatrack yung IP address niya to know who she is and possibly, like, you know, parang pagkaso ng cyberbullying because that's, you know, it's a very legit case nowadays and I have a lot of attorney friends. So, I mean, lawyer friends. And sabi ko sa kanya, I will give you a chance to apologize and I want to know why you have this hatred against me. What did I do? Diba? Syempre, baka mamaya, parang kilala ko ba to? May nagawa ba ako sa kanya? Kaya ganito siya kagalit sa akin? So, yun. And I said, I will give you a chance to apologize. Ganun. Pero binlock niya ako. So, hindi ko na siya, in-unsend niya yung messages, binlock niya ako dun sa personal IG ko. But I have another Instagram account for my anxiety quotes and stuff, and I looked for that person there. I messaged that person and I said na I will give you a chance to apologize and let me know what's going on. Why do you hate me so much? And I will not pursue the case against you. Ganon. Tapos ayun nga, parang I messaged that last night and then this morning nagreply siya na nag-apologize naman siya agad. And that's a good thing. I mean, I appreciate that na nag-apologize siya. I don't know if she got scared or something. Pero hopefully, I'm hoping for the best na sana na-realize niya talaga na what she did was really below the belt. And it's not necessary. I mean, ako guys, accepted ko naman na hindi lahat ng tao gusto ako. Hindi lahat ng tao bet ako yung personality ko and everything. And I know that. I mean, being here in the social media presence, I know that I'm not everyone's cup of tea and it's okay if you don't like me, kung naaartihan ka sa akin or ano-ano pang iniisip mo, kung feeling mo mukha ko mabaho, okay lang yun kasi ganun talaga ang mundo, meron talaga mga tao hindi ka gusto. Pero, like, going to that extent na i-message mo, mag-effort ka
to message that person and hurt that person deliberately. Parang yun yung for me na ganun na baka grabe yung galit mo sa tao na yon and for you to do that, 'di ba? Parang ganun. So, nag-apologize naman siya and I said na gusto ko malaman yung reason bakit siya ganun, anong ganun kalaki yung galit niya sa akin. Tapos sabi naman niya na she was also bullied before, ganun din daw yung mga sinasabi sa kanya ng ibang tao dati. Kaya parang she feels good, like, she feels good daw na nabubuhos niya sa ibang tao yung frustration na ginaganon siya ng mga ibang tao. So, at one point, I understand her naman. May mga ganun talaga eh, na kapag nabubuli ka noon, nung bata ka, ganyan, lumalaki ka na ikaw yung nabubuli ng iba. Parang binabalik mo sa iba yung pinaparamdam sa'yo, ganun. So, hindi ko na siya pinatagal na, alam mo yun, sinabi ko lang na, sige, I forgive you, and I hope na hindi mo na to ulit gawin, and sa ibang tao, and I hope that you realize what you did was wrong. And sinabi naman niya na wake-up call daw sa kanya to, and nagpapasalamat siya sa akin for teaching her a lesson, ganon. So, nilet go ko na, hanggang doon na lang yun, na ganon. And I forgive this person, like, honestly, no, parang napatawad ko na siya. I really liked how this situation turned out. Like, sabi ko nga dun sa IG stories ko, if you treat someone with kindness, talagang maganda yung kakalabasan. Ang lesson talaga dito is, kindness will go a long way. So, no, I treated this person with kindness, kahit na masama yung mga sinabi niya sa akin. And look what happened. Ang ganda ng result. She humbled herself and apologized and she realized what she did was wrong and hopefully she will really change for the better. And lahat naman tayo, we all have this, you know, side of us na hindi perfect, na makakagawa tayo ng mistakes, but the very important thing is how we will change from that, how will we evolve ourselves to change into a better person, diba? So another side of this topic that I want to talk about is like using those things as an insult, like feeling bata or feeling ano, feeling maganda ganon, feeling daw bata ganon, so or walang puwet, bad breath, mabaho yung parang lahat tayo hindi perfect, guys, lahat tayo bumabaong hininga, parang ganon, di ba? Parang sa umaga, oh my gosh, hindi ka nais-nais ang ating mga hininga. So we should not use those things if you don't like the person. Napaka cheap shot nun, di ba? Cheap attack siya, so we should never ever do that, like, to anybody, kahit hindi pa natin bet. Like, kung meron man tayong pag nakikita natin yung tao na parang, oh, I hate this person. Di ba parang may ganon? Parang hindi mo talaga siya feel. We should not go to that extent na talagang lahat halos papansinin mo sa kanya. Di ba? Pati ilong, Diyos ko. Actually, guys, malaki naman talaga ang ilong ko. Ayan, malaki talaga siya. Tapos, I used to be insecure about it before. Tsaka yung teeth ko, hindi talaga siya maganda. Kung mapapansin niyo sa vlogs ko, sungki-sungki talaga siya. So, it's also one of my insecurities. Pero, natanggap ko na siya. And, you know, if you love your flaws, and that's the only thing that matters, di ba? Parang kung wala ka namang ginagawang masama sa ibang tao, and you love yourself for who you are, and, you know, if you also want to change yourself, like, di ba, yung mga ibang sungkay, nagpapa-braces or nagpapa-veneers, go for it, di ba? May kanya-kanya tayong decision sa buhay at, di ba, parang kung saan masaya ang isang tao, as long as wala siyang hinahurt na iba, go for it, di ba? Tapos yung isa pa na, yung malaway daw ako magsalita. Actually, guys, natatawa talaga ako kasi malaway talaga ako magsalita. As in, ang dami kong naiipong laway, especially under my tongue, yung saliva glands ko, sa part na yon sobra mag-produce ng laway. So, every time I film, I have to stop once in a while to drink water para hindi naiipon yung saliva ko sa mouth ko. Siguro kaya nga nasabi mo akong bad breath kasi nga, ganun ako magsalita. Pero kasi may acid reflux ako, guys, and one of the reasons why you produce so much saliva is because of that as well. So, if you have GERD, probably yun din yung isa sa reason why malaway ka magsalita. So, and I don't think there's anything wrong with that, guys. Kung malaway man kayo magsalita, okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. Tapos, guys, sa isang point na, you know, nilalait natin isang tao, walang boobs, walang puwet, malaki tiyan or mataba, ganun. So, wag ganun, guys. It's very foul. Like, we should all love any body type because that's God's gift. And if you're a person who wants to improve her body through working out, go for it. Ako kaya ako nag-workout ng booty workout kasi gusto ko ma-improve yung puwet ko talaga. I want it to, hindi naman malaki, I want it to be stronger. I want my body to be stronger. Self-improvement is always a yes for me. So,
'di ba, kung saan tayo masaya doon tayo, guys, sabi ko nga kanina. And also, ano ba yung isang point na sinabi niya sa akin? Malaki ilong, 'di ba? So, ako kasi takot kasi ako sa surgery, takot ako sa mga needles, tahi-tahi ganyan. So, hindi ko kaya magpa-nose lift. Pero kung kaya siguro ng pagkatao ko, magpapa-nose lift ako to improve my nose as well. Pero sabi ko nga sa sarili ko na parang inaccept ko na talaga na ganito talaga yung form ng face ko. Pangat yung teeth ko, tapos yung nose ko, ganyan talaga siya. Pero okay lang kasi shopaw face din naman ako, guys. So, bagay lang yung malaki kong ilong sa malaki kong mukha, di ba? Ayun, yun lang. Actually, the reason why I filmed this video is just to talk about that and to let you all guys know the greatest lesson that I've learned. Sabi ko nga kanina, the greatest lesson that this situation, you know, brought into my life is to extend kindness to anyone. That's it, mermaids. I hope you learned something from this video. And thank you so much sa mga nagsusupport sa akin and the people who accepts me for who I am and for all the people who always watch my videos and appreciate all the content that I upload. Thank you so much. God bless you guys. And I'm super grateful to have you all. Love you. Bye.